Morning, guys. Pang-anim na araw na ang quarantine ko, and here we go. I'm still counting. The thing that I want to talk about today is knee pain. Okay? Kasi ako, napansin ko, 5 years ago, nag-umpisa na yung sakit sa tuhod ko. And I asked myself, ano bang dahilan nito? Dahil ba tumatanda na ako, or dahil I walk a lot, or dahil I'm overusing my knee? Those are the thought that comes in my mind sa tuwing sumasakit ang aking tuhod. So nagbasa-basa din ako ng, you know, about this to find answers to my question. Isa sa mga dahilan kung bakit is compression. Of course, overuse, or what do you call this? Deficiencies, or nutrition deficiency, all that stuff. Ang common is compression. The knee is basically supporting yung weight ng upper body. So, ang nga doon is compression, kakaroon ng compression doon kung mabigat yung upper body. So, naisip ko, hindi naman ako ganun kataba, hindi naman ako ganun kabigat eh. Bakit sumasakit pa yung aking tuhod? So, hindi siguro yun yung applicable sa akin. So maybe sa akin is overuse. Or nagkakaroon ng friction doon kasi it's not properly aligned. So yung cartilage ko is parang nagagasgas. Ano ba yung term doon? So, ayun. Of course, if there is a misalignment or ano man yun, kinokorek yan by doing alignments. Okay? So, yeah, sometimes my husband would ask me to just if he will see my knee, ganun, parang in-exercise na ako na pabalik-balik na ganun, pero kahawakan yun. Kung misalignment, kahawakan yun. Basically that, and then now if he would suggest a strengthening exercise for that, lalagyan na ng ankle weights dito, so again I will stabilize my knee and keep pumping up like that. At minsan na ano na, or madalas naririnig mo yung clicking sound. So that is that. Ano nga ba ang pwede natin gawin para maiwasan to or to lighten our yung pressure sa atin? Of course, to lose weight, pababa tayo ng weight, ng timbang, para bumaba din yung binubuhat ng ating knee. Okay? Kasi yung compression, yung bigat, pupunta muna dito sa baywang, tapos babagsak sa knee. So pag bumagsak na sa knee, 4 times na yung body weights mo ang sinasuffer niya. So let's say I weigh, so 52 kilos ako doon, then ang buhat-buhat ng aking knee sa tuwing humahakbang ako or gumagalaw ako is 52 times 4, so that is 208. So, ganun yung computation. So, hindi talaga ako marunong mag-math. Okay? So, obviously, ang solution is magbawas tayo ng timbang. So, sa tuwing nakakabawas ka ng 1 kilo, of course, yung nababawas sa limo is katumbas ng 4 kilos. Okay? Dahilan kung bakit meron tayo may problem is yung
akin kung meron akong hike, which is, you know naman how I love hiking. Kung meron akong malaking hike and maraming up in the the following evening, sasakit na yung tubig ko. Or maybe causes ng knee pain is kulang tayo sa water. So, like yung sinabi ko kanina, dry yung ating cartilage. So, cause simple solution is drink a lot of water. And, of course, we need to move a lot. Swim. If you can do some slight stretching, that would help too. Pag may naririnig akong nagko-complain about the knee, syempre ang parati kong sinasabi, ano yan, kulang yan sa exercise. Which is, yung mga ibang tao na nakakarinig sa akin, parang kahit ano namang sakit ang sasabihin namin sa'yo, ang solution is exercise. Say, or I would say to them, change your diet, or maybe you need to lower down your salt and sugar. Alright? So, ganun yung linya ko sa kanila. As a health practitioner, you always say, move, 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 and drink a lot of water. Water, hindi soda, hindi salty drinks, hindi. But you can do, you can add a little bit of alcohol, but not this carbonated one. Alright, I hope this little tips or few tips will help you go through your bad knee, like me. Bye for now.